Welcome sa Panlasa Nindong. Ngayon, magluluto po tayo ng pinakbet. Ito yung mga ingredients na kailangan natin. Kalabasa. Pork, naiiwa ko na po siya. Oka. Wood ear. Ampalaya. Eggplant. Onion and garlic. And alamang. Gawin po natin, magpapakulo lang po tayo ng tubig. Kapag kumukulo na po siya, lagyan na po natin ng salt and yung ampalaya. Ito po para hindi po siya mapait. Yan po yung unang ginagawa ko. Then, papakuluin lang po natin siya for 3 minutes. Minutes na po natin napakuluan. Patayin lang natin. Then, tanggalin po natin yung tubig. Tapos, ilagay lang po natin sa isang lalagyan. Next, papainit lang po tayo ng mantika. Pag mainit na po yung mantika, pwede na po natin ilagay yung pork. Gigisa lang po natin siya. Gigisa lang po natin siya. Hanggang sa mag-brown po. Okay, pagkatapos na po natin ibisa, pwede na po natin ilagay yung garlic at sibuyas. Ako natin halu-haluin lang ng konti. Okay, okay na po siya. Pwede na po natin lagyan ng mga 1-2 basong tubig. Then, sa hintayin lang po natin kumulo. Then we go to the next step. Takpan lang po natin. Kumukulo na po siya, pwede na po natin ilagay yung kalabasa. At saka yung wood ear. Okay, pag kulang po yung tubig, dagdagan lang po natin ng konti. Luluin po natin. Tapos hintayin ulit natin kumulo yan. Hintayin natin lumambot yung kalabasa. Tapad lang po natin. Okay, pwede na po natin i-check. Tingnan natin kung malambot na po yung kalabasa. Pag malambot na po yung kalabasa, pwede na po natin ilagay yung mga iba pang ingredients. Okra. Eggplant, talong, at yung ampalaya. Tapos, pwede natin ilagay yung alamang. Sabay na natin yung alamang dito. Tansyahin nyo lang po yung kung ano yung lasa niya. Para at least po po. Para hindi siya maalat. Salam po natin. Halu-haluin. Pasukin natin yung alamang sa loob. Okay, after natin i-halo, takpan lang natin for 5 minutes. And then, pwede na natin i-serve. So, heto na po ang ating pinakbet. Ready to serve na po. Sa mga iba pang ingredients na gusto niyo po malaman, pumunta lang po kayo sa Panlasa Nindong. Salamat po.